sa video na to, i-share ko sa inyo magkano nga ba ang nagastos ko sa pagpapagawa ng unit under Epic Homes. But before that, please don't forget to like and follow my other social media accounts like Facebook, Instagram, and TikTok for real-time updates. Sa aking pong Facebook and Instagram, more on food vlog po tayo. Pero nag-share din po ako ng mga real-time updates. At sa TikTok din, lalo kapag bumibisita po ako sa aking unit during the renovation. Guys, I just want to mark this video. This is created September 2022. So for those viewers that will watch this on a later date, please expect po na possible na mas mataas po yung magiging material cost dahil sobrang bilis po ng paggalaw ng materials ngayon. This will only help you to have an idea kung magkano nga ba yung iipunin mo at magkano yung isa-save mo para magpagawa ng unit. Guys, yung ipinagawa po namin sa aming unit is back extension only. Kasi yun lang yung kaya ng budget namin. Pinaghatian kasi namin to ng kuya ko. Ito po kasi yung unit talaga na to is para sa parents namin. So sa mga mabibitin at maiko-compare ito sa ibang homeowners na nagsishare din ng kanilang renovation, na naka-full renovation sila. So guys, this video is not for you. So get a pen and paper. Pwede mong i-note yung mga materyales para magkaroon ka ng idea ano-ano nga ba yung magagamit po. At maiwasan na rin yung habang gumagawa is mas marami pa yung naging additional kaysa sa mga na-estimate na materyales. 250 pieces ng hollow blocks na worth 3,250. Nakuha ko siya ng 13 per piece. Hindi naman siya nagamit lahat. Siguro may mga 30 pieces na natira. Pwede naming magamit sa front extension kaya itinabi namin. Next is 30 bags ng cement worth 6,810. 227 per piece na Republic ang kanyang brand. Next is 2 pieces Pelonic plywood. Bakit 2 pieces guys? Meron kasi kaming spare na mga kahoy. So yun na lang yung ginamit namin. Kaya sa materials, eto lang talaga yung pinakakahoy na binili ko. Worth 1,360 per plywood is 608. Next is yung mga bakal na ginamit namin. Gumamit kami ng 4 na klase na bakal. First na bakal is 15 pieces 9mm worth 1,500. Ang kanyang price is 100 piece. Next is the 10 pieces 10mm na bakal worth 1,450. Per piece niya is 145. Next is 10 pieces 12mm na bakal worth 2,120, 212 per piece. Then, the last one is 8 pieces 6mm na bakal worth 2,928. Ang per piece niya is 366. So, meron kaming 4 na pako na ginamit. 1, 2, 3, 4. Uno po is 1 half lang. The rest na 2, 3, 4, hindi isang clip siya. Same price lang naman, per kilo is 90 pesos. So, yung first estimate kasi is 5 kilo lang yung gagamitin, P per kilo. Kaya yung 5 kilo ng Alabre number 16 is 250. Pero yung pinadagdag nila na dalawa, nakuha namin siya ng 90 per kilo worth 180. 430 yung nagastos ko doon sa Alabre number 16. 7 kilo yon guys. Next is 1 elf ng graba worth 2,600. Next is estimate po is 2 elf ng sand worth 3,600. Per elf is 1,800. Pero dahil lang padagdag pa sila ng kalahati, nakuha ko siya ng 1,000 pesos. Kalahating elf yon. So, ang nagastos ko po in total sa 2.5 elf is 4,600. Next is the 1.5 liter ng Vulcasil para to dun sa yero. Kasi hindi nga kami nagpa-extend dun sa taas, diba? So, yero yung ginamit namin. Worth 290 siya. Next is the 2x2 na tubular. Ang sukat niya is 1.2. Per 1,720, per tube, per 2x2 is 680. Next is, ang estimate po is 4 pieces ng yero. So, medyo dito nagkagulo kami. Ang nabili ko lang talaga initial, isang piraso lang, worth 624. Per feet kasi yung kanyang pricing. Per feet po is 78. Nabili ko is 8 meters, kaya umabot ako ng 624. Isa lang yung nabili ko niyan, guys. So, yung tatlo na yon, 3 ko na lang siya nakuha dun sa dating bahay na pinagpaklasan. Total of 4 pieces ng yero yung nagamit ko, guys. Yung tatlo doon, 3 ko nakuha. Yung isa doon, nabili ko siya worth 624 per piece. Okay? Next is Sahara. Nakagamit po kami ng 20 na supot ng Sahara worth 900 pesos. 45 per supot siya.
habang ginagawa, na-realize ng aking carpentero na may mga dagdag pa pala yun. So, naggumamit din ako ng 6 pieces cutting disc worth 210, 35 per piece po siya. Bumili ako ng gripo, so kung sa inyo huwag nyo na ito isama, worth 60 pesos. Piece PVC pipe, actually dalawa yan, nagpadagdag pa ng isa kasi nga, pinabago ko yung pwesto ng tubo. Papakita ko sa inyo, nag-tour na tayo doon sa back extension. So, hili ko, 1 piece PVC pipe na 3. Yung 3 sukat yun guys, ha, 3 inches atay, worth 250. Then, 1-piece elbow. May dagdag din to. 2 pieces ata yung binili nila. Nabili ko yung elbow, size 3, worth 45 pesos per piece. Then, the plashing. Isa yan sa mga nakuha ko na libre. 4 pieces na plashing dapat yung ibilin ko. Worth 250 per piece siya. Plain yun ha, walang color. Kasi pag may color, mas mahal. Good thing naman, kalibre ako dyan. Next is, gutter. 2 piraso. Kasama yan dun sa nalibre. Yero, gutter, at plashing. Pero nung kinanvas ko yung gutter, worth 380 per piece. Ako na din yung bumili ng pambistay, guys. Kinailangan din kasi. Worth 140 per meter. So, 1 meter lang naman yung nirequest sa akin. Next is, textru worth 1 peso per piece. So, kinailangan namin ng 50 pieces. Worth 50 pesos po siya. Line rivet 1 half. 50 pieces worth 250 per piece. Total niya is 125. Next is welding rod. 1 kilo. Per kilo niya is 100. Bumili din pala ako ng tiles. Tiles na po na to is para doon sa counter bar na pinagawa ko. 2 piraso yun. Para sa top at para doon sa gilid. Worth 600 per piece. So, total lang 1,200. Ang total na nagastos po namin sa materials is 36,052. Ang labor po is 30,000. Total po ng labor and materials is 66,000 guys. 66,052. Pero kung isasama ko guys, yung mga other expenses, kasi syempre, nagpapagas ako papunta doon. Minsan naabutan ako ng lunch, tapos nagpapahakot ako yung mga extra hakot. Yung mga free na material, syempre ako na yung nagahakot noon. Then, nagpahakot din ako ng mga debris, yung construction bond, then yung mga permit. Total po nun is 19,000 ang nagastos ko. So, kung pagsasama-samahin ko talaga, yung total po na nagastos ko sa ngayon is 85,000. Hindi ko alam guys if that's mura, pero tingin ko mura na siya kasi ang estimate namin talaga na magagastos is nasa 100,000. Liit lang nun guys ha, 2 meters lang yun. Sa ibang unit, sarado na lang siya kumbaga parang kahon. Ako kasi guys, yung pinagawa ko sa back extension, nakalimutan kong magitin, nakaabang na po siya para mag-extend ako sa taas. So meron po tayong poste na pinagawa. Ang inallocate namin na budget is nasa 100,000. Kung nakatulong ang video na to sa inyo, lalong-lalo na sa mga homeowners na nagbabalak na magpagawa ng kanilang back extension, under Epic Homes at kahit hindi under Epic Homes, please don't forget to like and subscribe my channel, guys. Mayroon na po akong 950 subscribers. Thank you po sa inyo. Thank you, guys. Thank you for watching. Subscribe for more videos.